matatandaan na nung March 8, 2019 ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Law. Under this law, lahat ng motorsiklo ay required na magkaroon ng mas malaking number plate sa harap at likod. Tapos, earlier this month, isa sa mga principal authors nito na si Senator Gordon, again, has pushed for the immediate release ng implementing rules and regulation nitong batas na ito. Kasi meron siyang nabalitaan na isang media man sa Dumaguete ang napatay, at syempre sinisina naman niya ito sa lahat ng nagmomotor. So para sa kanya, yung paraan para matigil itong mga krimen ay ang paglalagay ng plaka. Noong May 19, sa kalagitnaan ng COVID-19 na hinaharap natin, ang Implementing Rules and Regulations or IRR nang dinidisguise nila sa pangalang Motorcycle Crime Prevention Act pero mas kilalang Doble Plaka Law ay nilabas nila. Like a thief in the night ay pina-fast track nila ito. So, yung pinaka-controversial aspect ng Doble Plaka Law ay yung provision na maglalagay ba naman ng karagdagang plaka sa harap ng motorsiklo mo. So, according dun sa Section 5 ng IRR, the LTO shall issue a set of bigger, readable, and color-coded number plate for every motorcycle. At kasama nito yung metal number plate na ilalagay din sa likod. Tapos yung decal ng number plate na nakalagay din sa harap. It shall bear a unique combination of alphanumeric characters using the format ABC123. And para kasi sa akin, medyo abusado naman yung gumawa nito. Tsaka it's unconstitutional. Imagine also yung driver ng motorsiklo na walang number plate or readable number plate ay papatawan ng parusang pagkakakulong o kaya naman papatawan ng fine na 50,000 to 100,000 pesos. And at the same time, i-impound yung motor niya nang nakahuli sa kanya. This will be a source of corruption para dun sa mga ordinaryong mananakay na Pilipino na gusto lang naman magtrabaho at kumita ng marangal para sa pamilya nila. Diba? Imagine that. Maawa kayo sa Pilipino, huy! So, yung front decal plate, gawa ito sa sticker-like material. Magiging 135mm yung lapad niya at 85mm yung taas. So, para siyang smartphone yung size niya. Tapos yung rear plate, gawa ito sa parang aluminum, 235mm wide at 135mm naman yung taas niya. So para siyang malaking tablet. May stand on this, mga Pinoy riders. This is unconstitutional. Hindi kami kriminal. Mag-ingay tayo, mga Pinoy rider. Hindi pwedeng hindi. Do your part and spread the word.